Today is March 22nd, 2022, and today is my trial hearing. So guys, please join me in my last battle. Hi guys, welcome to my vlog. Hello vlog, welcome to my guys. Today I will tour you around Caloocan City Hall. So this is the new Caloocan City Hall. It's beautiful, big, and many establishments. It's nice and clean. This is the new building of Caloocan City Hall. The family court is not in the main building. It is located in this place on the second floor. So let's go to that orange building. Sira. Diba? Bagong city hall daw, pero sira. Welcome to the new city hall. Escalator is not working. Andito ako ngayon sa bagong City Hall kasi dito pala yung hearing. Hindi ako inabisuhan. Nandun na ako sa lumang Caloocan Family Court. Tapos naka-demolish yung buong building. So tumawag pa ako dun sa opisina ng abogado ko para inform sila na wala na dun. And then, after 15 minutes, they called me back. Ayun, dito nga daw sa bagong City Hall. Kaya andito ako ngayon. Actually, andito ako sa CR kasi medyo madaming tao sa labas. Ayan. So, hinintay ko si attorney. Pero on the way na daw siya. Hi, good afternoon. Dito po. Hello, attorney. Namiss kita. Kamusta po? Kamusta po? Ito. Depression ako. Kaya, hindi na ako gano'ng makakita. Nangyano ka nila. Pasensya ka na. Wala ka makakita. Sa'yo, inano ko na ito ulas. Ito man tayo ngayon, di ba? Opo, last na po. Last na, pero ba? Swerte ko pala. Ito ganyan, pero ako may gagawin pa. May gago, ang formal letter. May mga mingurate. Pero last na po itong hearing natin. Last na yan. Attorney, yung isa niyo pong kliyente, yung kasabay ko, pinipat ng abogado. Pinalipat kasi ni Mrs. Cordola. Ngayon po, nagbayad siya ng bagong abogado, 50,000, pero hindi daw po umaatin yung abogado niya sa hearing. Tapos tinatanong niya po, pinapatanong niya sa akin, sa inyo, kung ang anak niya daw is over 18 years old na.
Eh, tinatanong niya po, paano daw yun kung over 80 na yung anak niya, mag, ano pa daw ba siya, DSWD? Wala pa, DSWD. Eh, depende sa korte kung paano siya. Kung may request ko. Kung ano, kung 80. Age of maturity na yun. Pero kung pinapakaral pa niya, opo. Depende. Pero kung makasawa na, wala na. Edmund Para. Ayan nga, nagtatawag na sila. Kanina pa po kayo? Kanina pa po. Nandun ako sa Lumang City Hall. Naka ano na siya eh, naka palibot na ng bubong. Attorney na sa bahay lang ako. Bawal lumabas. Wala nga, attorney, bawal eh. Bawal? Bawal. Testify na po si doktora. Yun po yung huli. Tapos afternoon may mga schedule na hearing, kaya lang cancel na. Nag-file ako, 15 years old attorney ang anak ko. Ngayon, 18 years old na siya. Hindi pa rin tayo tapos. Kaya mo lang, pantarang yung batas ang ganyan. Kaya nga po. Kaya mo yung patukuhan ng mga huli. Hindi naman sila makikisama dahil i-design nila. Yan nga. Pilipinas lang walang divorce. Opo, Pinas lang po. Samantalang sa China, attorney, mag-file ngayon, bukas, ano na, approve. Kahit sa Vatican. O, Vatican pa yun, ha? Linda Lavina Certinola. Joey Certinola. Pinapahirapan nila yung tao, kaya yung blessing, hindi maganda yung flow, kasi gustuhin man ng tao na... Hindi naman sila makikisama. Yun nga po. Tapos may... Tulong sa'yo, may kinakasama na rin yun. Sabihin mo, mama yan, may kinakasama na. Meron na po talaga. Lugi naman ako. Lugi-lugi ka niyan. Tamantaligaw. Yun nga po. Nagtitiis sa gabing malamig. Baka hindi, attorney. 18 years old na yung anak ko. Sooner or later, mag-aasawa na yan. Bakit kailangan ko pang apelido niya ang gamitin ko? Iwan ka. Yun nga, iiwan ako. Tapos yung apelido niya papalitan. Ako maiwan dun sa apelidong hindi ko naman kinakasama. Unfair na unfair. Pero ano, purple na purple si Judge. We are still waiting for our turn and I started to feel nervous. Can you raise your right hand? Do you swear to tell the truth, the whole truth, but nothing but the truth to this honorable court? Can you sit down, ma'am? And can you state your honorable court, your name?